ating oras na kailangan dunoyin para makarating sa pinakatuktok ng bundok ng Tete. Pagdating sa tuktok ng bundok, puwersa ng hangin at fear of heights ang matindi mong kanaram. Subalit, mawawala lahat ang iyong pagod at takot sa oras na makita mong tatlong krus ng Tete at ang magandang tanawin na nakapaligid dito. Sikat, Tete! Pilgrimage site na. So sa pagka-Holy Week, ang dami mga tagaman nila na dito. Dito sila nag-extend ng one week meditation, no? During Holy Week. At kapag Merkuro Santo at Merkuro Santo, bumababa sila sa bayan ng Tete. Para saksihan yung prosesyon na kung tawagin ay salubong. Naku, saan? Salubong! Moving saints. Tete, Tete. At sa Tete lang nila nakikita yun. Pero nung unang panahon, ito kasi yung bayan ng Tete ay nagkaroon ng tagutom, famine. Kaya yung ano, yung Paris Priest ay nag-initiate ng mag-work ng isang cruise at siya ang sumabayan ng mga mamamayan ng bayan ng Tete. At nagtanim sila ng 30 people. Noong unang panahon, yun ay kahoy lang eh. At simula nung itanim nila yung 30 dyan, kailanman hindi na nagkaroon ng tagutom sa bayan ng Tete. Bukod sa pagiging sentro ng debasyon ng mga taga-Tete, isa pang napakalagang simbolo ang paglay ng tatlong krus. Dati itong tatlong krus ay martyr lang ng Tete. At parang yung mga nasa dagat sa Laguna Lake, kapag lang nakita itong tatlong krus, ibig sabihin ay nasa bisinid na sila ng bayan ng Tete, hindi na sila maliligaw. Kailan kaya yun? Naging anuman ang kahulugan ng mga simbolo sa buhay ng bawat individwa, ang kalahatan man o ang sariling dahilan, iisa lang ang nanatiling kontak na katotohanan. Ang isang bagay naging ordinaryo o sagrado man ang sinisimbolo na nanatili pa rin makaguluhan. Ang kahulugan dulot ito sa buhay ng bawat tao. Ang bahagi ng napanood ay ati sa iyo ng Fact Core, a global corporation with a global mindset and a Filipino heart.